Apat na paraan para iwasan ang utang by OAL. Paano iwasan ang utang? So una, kailangan mong mag-ipon ng pera. Kalawa, bumili ng alahas at lupa. Ikatlo, disiplina sa sarili. At ang ikaapat, magsulisit ka sa kapamilya o malapit na kaibigan. Ito ang mga paraan para maiwasan mo ang pangungutang. Sa mag-ipon ng pera, pag nakaipon ng pera, ay di na kailangan ng utang kasi meron naman pangbili ng bagay na gusto mo o anumang gagamitan mo. Kasi kung meron tayong ipon, ready tayo kung ano man ang pwedeng mangyari. So, humanap ka ng paraan para makaipon. Manood ka ng tips kung paano mag-ipon. So, tingnan nyo yung link sa baba. Ikalawa naman, bumili ng alahas o lupain para sa gayon, makaiwas sa utang. So, bumili ka ng alahas sa mga pawn shop kasi mas mura dito. Sa ganitong paraan, pag ikaw ay medyo short sa pera, pwede mong isangla ang iyong alahas na hindi nangungutang kahit na sino. Bumili ng lupa o lupain kasi aside sa pwede itong pagkakitaan, lagyan ng boarding house o taniman, pwede rin itong ibenta sa mas malaking halaga. So, mas magandang bumili ng alahas sa mga pawn shop kasi mas mura dito. Di kumpara sa mga mall na triple yung halaga. So, suggestion ko sa pawn shop, yung meron mga sale, yung mga auction, dyan kayo bumili. Meron din mga, hindi lang alahas, meron din mga watches, relo, mga bracelets, meron ding appliances. And sa lupain naman, meron din sa mga bangko, sa mga sa Pag-ibig, or kahit para sa mga cooperatives, kasi nandyan yung mga foreclosed or parang mga lupain na kung saan mas mura, especially sa bangko, mas mura sa bangko. So, bumili ka ng alahas o lupain. Ikatatlo naman, disiplina sa sarili. Obviously, pag di na talaga kailangan, huwag kang umutang kasi sayang. Huwag bumili ng mga bagay na liliit ang halaga pagdating ng panahon. Bumili ka ng kalang nito pag meron kang pera na hindi ka na mangungutang. So, kailangan natin ng disiplina sa sarili. Meron tayong mga limitasyon. Meron kayong mga limitasyon. Isa ang pera natin. So kung ang kita mo lang ay sa isang araw ay 600 pesos, huwag kang gumastos ng mas malaki pa dito para di ka na mabaon sa utang. So sa ikaapat naman, magsolicit sa kapamilya o malapit na kaibigan. Malapit na kaibigan. So, pag kailangan ng pera kasi na ospital o para maikapakasal, o ano pang importanteng rason, pwede kang lumapit sa iyong kapamilya o kaibigan ng tulong na pwede maiambag sa iyong kailangan. So, kahit konti-konti lang, maliit lang yung iambag ng bawat isa, pag iyong nailikop ito, lalaki na to. So, kasi pag nagtutulungan ay parang mas madali kasi. So, yan. So, that's all. Thank you for listening. I hope meron kayong natutunan. Kung may tanong, mag-comment lang kayo sa baba. Thank you for listening and subscribe.